Awit din kuman lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang iyayak ang kabutihan mo. Bundok Siyon, ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailanmay di makikilos, hindi mauuga. Itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok. Gayon, nagtatanggol sa mga hinirang ni Yahweh, ating Diyos. Taong masasama ay hindi hahayaang laging mamahala, pagkat maaring ang mga pinili mahawa sa sama. Ang mga mabait na tapat, sumusunod sa iyong kautusan. Sana'y pagpalain mo sila, O Yahweh, sa kanilang buhay. Ngunit ang masama, sa kanilang hilig, iyong parusahan. Parusahan sila dahil sa diwasto nilang pamumuhay.
Tayo po ay manalangin. Aleluya! Amen! Pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit sa gitna ng maraming pagsubok ng pandemyang ito, na maraming tao ang nahihirapan, maging sa aming pagsamba, kami, Panginoon, ay nahihirapan. Ngunit kaming mga anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo, ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, dakilang Diyos, ay patuloy naming ibinibigay at inihahandog sa iyo, aming Panginoon. O Lord, sa oras pong ito, hayaan mong maranasan namin ang iyong banal na Espiritu. Hayaan mong puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal at makita sa amin ang pagmamahal na ito. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng isang pag-ibig, isang paglilingkod, na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang patuloy na makita ng mga tao ang patotoo namin, sino ang Diyos na ito na aming pinaglilingkuran. Ibinabalik sa namin sa iyo, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen. Oh,
Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Tayo pong lahat, dapat magalak ang mahirap kapatid sapagkat siya itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ay binababa. Sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Buti po. Amen. Purihin ang Panginoon. At kahit po tayo'y nandito sa Zoom at gayon din sa social media, ay tayo po'y nagpapatuloy sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. At
Sa susunod na linggo, di po natin alam kung ganito pa rin. Ngunit kahit po tayo may in-person, ay patuloy po tayong magkakaroon ng online worship. No? So, purihin ang Panginoon at mamaya po ay ating papanalangin na nawa ay maging maayo na ang ating kalagayan dito po sa kabanatuan at gayon din sa buong mundo. Tayo po'y magpapatuloy sa ilang mga pahayag. Narito po ang ating muling pahayag sa ating pong pagkakaloob sapagkat hindi po tayo nakakarating dito sa ating simbahan at magkakalayo po tayo. So marami pong paraan at pwede po nating dalhin sa ating simbahan pag may time tayo this week. Ano ho? At kung hindi po kayo nakapagdala ng ilang linggo, marami na po kayong utang. So pwede na po niyong pagsama-samahin. Ipadala po natin dito sa simbahan at palagi pong nandito si tatay at o kaya naman ay kay Dr. Lucille pagkat siyang ating treasurer. Pwede po niyang ipadala through GCash yung pong mga nasa ibang mga bansa na kasama natin o kaya sa ibang lugar, pwede po niyong ipadala through GCash. O kaya naman po ay tumawag kayo sa ating pong treasurer at pwede po nating pa-pick up. Yan po ang ating drive-thru. Ipadala din po ninyo sa video kung gusto naman ninyo. No? Kung kayo'y online, pwede po ninyong ipadala. So tayo po'y magpatuloy. Narito po ang GCash account ng ating simbahan. 0917-506-1328. At ang ating pong video account ay narito rin po. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa pagbasa ng banal na kasulatan sa pamagitan ni Kyle Rafael Castillo. Kawigaan 22:1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at dito at o anumang kayamanan. Kayawe ay pareho ang mayamat mahirap pagkat siya ay may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarting na panganib, ang matalingit ay nag-iingat. Ngunit dito, pansin ang mangmang kay, kaya siya ay napapahamak. Ang paggalang at pagsulod kay Yahweh ay ang pagkukumbaba ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may pinik at mga patibong ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro ang bata ang dan ituro sa bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki niya, ito ay hindi niya malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at nagtatagal ng ganyang kasamaan. Ang mahirap bahagin mo ng pagkain at yak na ay pagpapalain. Palayasin mo ang sulsol at mawala ang halitan at pagtitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap ay at pagpusong dalisay pati ang haring magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman. Ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang at ang tamad ay lumabas ng bahay. Ang ginadahilan ay may leon sa daan. Ang salita ng papa mapangapid ay isang patibong at ang mga nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Likas na mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa mamagitan ng palo sila ay matututo. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapoy sa mahirap parang magpayaman ay mauuwi rin sa karelitaan. Pakinggan mo at pag-aralan mabuti ang aking ituturo. Ito ay magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sabagkat nais ko si Yahweh ang iyong panaligan at lumpo ang kawikaan ito.
bawat isa ay magandang panuntunan at magdulot ng kaalaman. Ituro nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may isasagot ka kung may matatanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap. Hindi pagmanlabis ang duksa sa harap ng hukuman. Sabagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ng sa mga iyon. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lungsod ng Tiro. Tuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman inuman na naroon siya. Subalit, hindi ganun ang nangyari. Ang pagdating niya'y sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus at ang ina at nagpatira sa kanya harapan ang kabain. Ito isang Jericho na sirpensya. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyo. Sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang mapakainin. Hindi dapat punin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Sing them over again to me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see, wonderful words of life. Words of life and beauty, teach me faith and duty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Pakinggan po natin ang awit ni Ashley Samantha Pumaras. Seek my face and humble themselves
and turn from their wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal. Yan, maraming pong salamat kay Ashley sa kanyang paghahandog sa Panginoon ng kanyang tinig. Heal our land. Ngayon naman ay ating pong panoorin. Kumusta na kayo, mga bata? Handa na ba kayong makinig ng ating kwento ngayong umaga? Ang ating kwento ngayong umaga ay may pamagat na ang pananalig ng isang babae. Umalis si Jesus at siya ay nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro. Tumuloy si Jesus sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman nino man na naroon siya. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalita ng isang babae na may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito ay isang Hentil na taga Sirofenisya. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyo na sumapi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, tunay nga po, Panginoon. Ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalalaglag mula sa kinakain ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ito po ang ating mga natutunan sa ating kwento. First, Jesus is our healer. Second, Jesus heals all kinds of sicknesses. Third, Jesus cares about children and everyone. Fourth, have faith and trust in Jesus. Fifth, let us share our faith in Jesus with others. Okay po, tayo po ay manalangin. Sabay-sabay po tayo. Dear Jesus,
Thank you for taking care of our lives every day. We pray that you may heal all who are sick today. Give us a strong faith to always trust you and joy to share our faith with others. In Jesus' name, amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Stay safe and healthy. God bless us all. Pakinggan po natin ang awit ni kapatid na Raquel Mariano, Amazing Grace. Salamat kay kapatid na Raquel Mariano. Ngayon naman po ay tayo makinig sa mensahe ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Bago tayo magpasimula, tayo po ay manalangin.
Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, muli kaming lumalapit sa iyo, miling ng paggabay. Nawa ang iyong banal na Espiritu, ang siyang magbukas ng aming puso at kaisipan, maunawa namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kumusta po yung sounds ko dyan sa inyo? Okay lang po ba? Okay na, Pastor. Maayos na po. Alright. Okay po. Salamat po. Then Jesus left the vicinity of Tyre and went through Sidon, down to the Sea of Galilee, and into the region of the Decapolis. There some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hand on him. After he took him aside, away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him, "Ephphatha," which means, "Be opened." At this, the man's ears were opened. His tongue was loosened and he began to speak plainly. Jesus commanded them not to tell anyone. But the more he did so, the more they kept talking about it. People were overwhelmed with amazement. "He has done everything well," they said. "He even makes the deaf hear and the mute speak." Yan, para mas magandang maunawaan natin yung ating passage sa umagang ito. Alam po nyo, sa maraming parte ng Ebanghelyo ay marami po tayong mababasa na ang Panginoong Jesucristo ay nagpagaling. Mayroon pang binuha siya sa mga patay, di ba siya? For example, si Lazarus. Dito po sa passage na ito ay mababasa natin, mapapanood natin at malalaman natin, ano? Sa ating pagbasa sa Biblia ay makikita din natin ang pagpapagaling ng ating Panginoon doon sa bingi, no? At doon sa video ay nakita po natin yung istorya, di ba? Napakaganda. However, before we deal on that, let's be reminded of some liberating truth dito po sa part na ito, sapagkat hindi makikita ito doon sa video lamang. Una ay yung pagpapagaling ng ating Panginoon ay by the grace of God, no? Healing by the grace of God. The grace of God comes from God's unconditional love, no? At nawa po ay maisaisip natin to sa lahat ng pagkakataon na ang Panginoon ang siyang nagmamahal sa atin, at pag siya'y nagmahal sa atin, walang kondisyon. Ay tayo po, pag nagmahal eh, sige, mahal kita ako, mamahalin mo ako. Di ba ganyan tayo mga tao? Pero yung pagmamahal ng ating Panginoon, unconditional, walang kondisyon. Actually, minahal niya tayo kahit hindi tayo nagmamahal sa kanya. Kaya nga tinatawag itong unconditional, ano? At napakagandang maisaisip natin to sa lahat ng pagkakataon na ang pag-ibig ng Panginoon ay talaga namang nandyan. Kahit na tayo ay nanghihina, kahit tayo ay ika nga ay nanghihina sa ating pananampalataya, no? Yung biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na ito ay nandoon pa rin. No? The grace of God is immeasurable. Ibig sabihin, hindi natin ito masusukat. Gaano ba ang pagmamahal ng Diyos? Ganyan ba? Ganyan ba? Ha? Ang pagmamahal ng Diyos ay tunay na malawak. Hindi po natin masusukat. Ano ho? Hindi kailanman natin masusukat. Kasi nga, malawak, no?
Yan ang pagmamahal ng Diyos, yan ang biyaya ng Diyos. Kaya nakasandal tayo sa pader, kaya nga ano? The grace of God cannot be bought, no? Hindi pwedeng bilhin ito, no? Kala nung iba nabibili, hindi po pwede, no? Hindi mo pwedeng pagtatrabahuan ko ito, o kaya naman ipagpipray ko ito. Lahat pong ito ay hindi pwede, no? Sapagkat yung biyaya ng Diyos ay sumasa atin dahilan sa kanyang pagmamahal sa atin, dahilan sa kanyang pagkukusa sa atin, no? Tayo po ngayon ay may biyaya ng kaligtasan dahilan sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi dahilan sa ating pagmamahal sa kanya. That is the grace of God, no? This healing is true authority and touching. Makita po natin sa video at binasa natin yung ika nga ay gospel about this, ano? Jesus touched the deaf in his two ears and tongue. Doon nga sa ano, pinakita pa na talagang dumura siya at siyang nihawak niya sa dila nung bingi. Ha? Ganun ang ginawa niya. Kumisan po kasi ay mayroong ganun. Kaya napakahalaga po nung touching. Kahit po sa psychology, no? Yung touch is very important. Ano? Pagka po mayroong mga yumao, kahit hindi po mag-sermon kayo, mga mananampalataya, yung mayakap nyo lamang siya o kaya matouch nyo lamang ay meron ng ika nga ay kahulugan yun. Ha? At dito makikita po natin ay maraming pagkakataon na hinihipo ng Panginoon yung kanyang mga pinagagaling. At another thing is probably yung power niya ay through touching in that instance, ano? Here, Jesus commanded his body, nung bingi, ano? Yung kanyang tainga na mabuksan. Kaya nga, sabi niya, Ephphatha, yan. Or be open, no? Be open, sabi niya. Mabuksan, yan. Imagine that, no? Mabuksan. Talagang there is a mandate, there is a command na mabuksan. O dito natin makita kung gano'ng kapangyarihan ang ating Panginoon. No? Talagang lahat pwede niyang utusan kahit ang, nakita niyo naman, kahit na ang wind, ang storm, ano? Dito makikita natin, inutusan niya yung tainga at yung dila nung bingi ay bumukas, no? Magsalita, makarinig, no? And of course, according to the gospel, Jesus restored his hearing and speech. Nakapagsalita yung tao, nakarinig yung tao. That is a miracle. Marahil tayo po ay nakakakita ng mga karanasang tulad nito, no? Maaring sa video, kaya naman sa inyong kapaligiran, no? Mayroong mga evangelist, mga pastor na nanalangin at gumagaling sila. And that is true even nowadays. Kasi yung pumbiyaya ng Panginoon ay hanggang ngayon, no? Ang biyaya ng Panginoon ay hindi po nagtatapos 2,000 years ago. Patuloy po ang biyaya ng ating Panginoon. Meron po akong libro na binasa at doon sa libro na it is actually historical, ano? Ito po yung libro about Evangelist Bonnke na siya ay naglagi sa Africa, no? Ito po yung German evangelist. Halos kasabayan po ito ni Billy Graham, ano? Alam po ninyo, pagka siya ay nag-evangelistic crusade, ano, sa isang lugar, napakarami po ang mga taong nagpupunta. Hindi lamang mga tao, kundi mayroong mga wheelchair, mayroong mga sakit.
At pagka ipinag-pray ni Evangelist Bongke ito, karamihan sa kanila'y gumagaling. Kaya pagkatapos ng evangelistic crusade, ay truck-truck na mga wheelchair ang nakasakay na doon. Wala nang gumagamit ng wheelchair. So imagine that. Yun po ay documented. Ito'y nangyari sa Africa. Asa libro na ito. O siguro sa video. Tingnan po nyo sa YouTube. Baka sakaling meron dyan po. No? So anong ibig ko sabihin dito? Ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi po nagmamali, hindi natatapos. Ito po ay patuloy. At marahil, gagamitin tayo ng ating Panginoon. Mayroong pagkakataon, gagamitin tayo ng Panginoon. Sasabihin nyo, I have no gift of healing. Hindi po. You have a role of healing. Magkaiba po yan, pero maaari po kayong gamitin ng Panginoon. No? Eh, hindi naman kayo magpapagaling eh. Ang Panginoon naman eh. Ang gagawin nyo lang ay ipanalangin sila. Okay po? Healing resulted to spreading the good news. So imagine this. Pagkatapos gumaling nung bingi, ha? Sabi ng Panginoon, pwede ba huwag niyang ipagsabi sa iba? Parang sinabi yung pinlasteran, ano? ang bibig ng mga nakakita, nakapanood nung nangyari, pagpapagaling na gano'n, ano? Pero, dito po ay makikita po natin na yung mga tao, talaga pong ipinahayag nila ang mabuting balita na ang Panginoong Kristo nagpagaling nung panahon na yon. People testified about their experience with Jesus Christ. Kahit anong gawin, no? Talaga yung mga tao, talagang they are proclaiming what they have experienced. They are proclaiming the good news. Totoo po yan bilang tao. Pagka kayo galak na galak, talagang kailangang masabi nyo ito sa iba. Di ba? Halimbawa, yun lang anak nyo pumasa eh. Halimbawa, pumasa sa pagsusulit, examination, ano? Pumasa bilang doktor o kaya naman ay kung ano man yung kanilang kinuhang kurso. Di ba tuwa kayo? Baka magtatarang kayo dyan kung mangyari sa inyo yan. Di ba? Yung iba, siyempre ngayon may social media na. Kaya sa tuwa ng mga magulang, pinupos sa social media sapagkat galak na galak silang sabihin ang mabuting balita na ang kanilang mahal sa buhay ay pumasa, nakatanggap ng karangalan at marami pang iba. Ganyan po ang karanasan ng mga disipulo na sumusunod sa ating Panginoon. Yung mga tao, talagang hindi mapigil na sabihin ang kanilang karanasan sa Panginoon. Nakita nila eh. Sino makapipigil doon? Kahit talian mo yan, ano? Busalan mo yung mga yan, magsasalita yan sapagkat naranasan nila, nakita nila ang pagpapagaling, ang himala ng ating Panginoon. Yan. So, dito po makikita natin ang kalagayan ng tunay na may karanasan sa Panginoon. Tanong ko po sa inyo muna, kayo ba'y meron ng karanasan sa Panginoon? Di ba pagka meron tayong karanasan sa Panginoon, binabahagi natin yung kagalakan natin ng karanasan natin na masaya at binago tayo ng Panginoon, ano, tinransforma tayo ng Panginoon. We want to share this to all the people. Meron ho ba kayong kagalakang ganon? Sapagkat itong mga taong ito, galak na galak sila. Kaya binahagi nila, sinabi nila sa ibang mga tao yung kanilang kagalakan, yung kanilang nakita, yung himala ng ating Panginoon. Nawa, ganun din po tayo mga mananampalataya. Kung tayo tunay na mayroong karanasan, kagalakan sa Panginoon ay sasabihin natin yung kagalakan na ito na ating karanasan sa ating Panginoon. Sasabihin natin sa ating kasambahay, kapitbahay, kaibigan natin, ako'y mapalad ngayon,
Ako ay talaga namang blessed na blessed ngayon kasi si Kristo binago niya ako, si Kristo pinagpala ako, si Kristo pinagaling ako. Blessed na blessed ako ngayon. Halikayo at samahan niyo ako sa kagalakan, ano? Alam po niyo sa New Testament and even sa Old Testament, ano? Dito po sa New Testament, after becoming reconciled to God, ano, pag nagkaroon na sila ng karanasan sa Panginoon, often the person tells as many of his or her family members, friends, neighbors as possible about Jesus, ano? Talagang kinukwento nila, sinasabi sa lahat, ano? At talaga namang iimbitahin sila at kumisan may party sila, may bangkete ka nga, ano? With Jesus, ha? At it's shared celebration kasi ay hirap naman yatang magalak mag-isa, di ba? Pagka nagagalak tayo, gusto nating ibahagi sa iba yung kagalakan na yon. Kahit na gusto nating itago, hindi natin maitago yung kagalakan. Kailangan lumabas itong kagalakan na ito at kailangan sabihin natin ito sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan natin, di ba? For example, si Livy, nang maranasan niya ang pagpapatawad ng Panginoon, ay talaga namang inimbitahan niya yung kanyang mga collector friends. Ha? Para sila din naman ay kumain, ika nga, with Jesus, di ba? Oh. At para din, siguro, naisip din ni Levi, kung naranasan ko ito, gusto kong maranasan niyo rin itong himala na ito ng ating Panginoon. Itong transformasyon na naranasan ko, gusto kong maranasan nyo rin. Kaya halikayo, magkainan tayo, magpiesta tayo, at pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Yung pong Samaritan woman, ano, na na-meet niya yung ating Panginoon doon sa well, ika nga, no? Nung talagang mapagtanto niya na siya yung Misaya at talagang nagkaroon siya ng karanasan sa Panginoon, anong ginawa niya? Ha? Talagang buong barangay, ika nga, ay inimbitahan niya. Halikayo, ito yung Misaya, ano? At samahan niyo ako. Yan. At inimbitahan din nila si Jesus sa kanilang barangay. At sila'y nakarinig din ng mensahe ng ating Panginoon. Mga minamahal mga kapatid, nawa po, kung talagang tayo merong kagalakan sa Panginoon, ay katulad itong mga taong ito, mga mananampalatayang nauna sa atin, nang kanilang maranasan ng pagliligtas ng Panginoon, ang pagpapagaling ng Panginoon, ang himala ng Panginoon sa kanilang buhay, ibinahagi nila ito sa iba. Nawa po, ay bahagi nyo rin ang Panginoon sa Kristo, ang kanyang himala sa ibang mga tao. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang napakayamang mensahe ng buhay. Tayo po ay magkakaloob ng ating mga handog, ikapo at pangako. God loves a cheerful giver. Katulad po ng sinabi kanina, pwedeng ipadala sa church through GCash or through BDO. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say,
and give thanks. At tayo po ngayon ay magtatalaga ng mga handog po natin. Ano? Kahit po hindi pa dumarating yan, kung iyan po ay tinalaga nyo na sa Panginoon, ay atin pong ipapanalangin ngayon. At nagpapasalamat tayo. Ngayon lang dumating ang tithes ni kapatid na Melvin Lacson. So, sama natin to sa pagtatalaga ng ating mga kaloob. Ano? Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, sa pagkakataong ito, aming pong tinatalaga ang lahat ng pagpapalang pinangako sa iyo, pinagkakaloob sa iyo, para sa misyon ng Iglesia at upang sa ganon ay lumawak ang iyong kaharian. Patuloy mong gawing mabuting katiwala ang bawat isa upang sa ganon ay makatulong ang bawat isa sa pagpapalawak ng iyong salita. Pagpalain mo ang mga handog na ito at gamitin nawa ng iyong Iglesia sa iyong pangitain, sa iyong mga plano para sa pagpapalawak ng iyong salita. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po ay gagawin natin ang celebration of love feast. So mangyari pong kunin na niyo yung mga elemento ninyo, no? Kahit ano po 'yan, pwedeng tsaa, kape, tubig, ano ho, o kaya grapes at kahit anong tinapay, ano ho, ay itabi po ninyo at ating pong gagamitin ngayon sa ating pong love feast. We are experiencing a new breaking of bread in a new way today. Though physically distant from one another, we are still bound together as family through our baptism. This presence is marked by our shared praises and prayers, our shared hearing and affirming of God's word, and now our shared eating. The peace and presence of the Lord be with you all. The peace and presence of the Lord be with you too. So we lift up our hearts. We lift them up to God. Let us give thanks to the Lord, our God, because it is the right thing to do. Not only now, but always, day after day after day. Day after day after day. We thank you, Creator God, that you made us in your image and breathed into us the breath of life. When we turn away our love failing and our bodies diseased, you reach out to us again and again, providing healing, wholeness, and new life. When the flood came, you provided an ark. When the plagues came, you provided safety. When evening came, you provided a pillar of fire. When exile came, you provided a new song. Day after day after day, your love remained steadfast. Day after day after day. And so with your people on earth and all the company of heaven, we praise your name and join their unending hymn. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is the one who comes in the name of our God. Blessed is your Son who came to preach the good news to the poor, release to the captives and recovering of sight to the blind, freed the oppressed and announced that the time had come when you would save your people. He healed the sick. He healed the sick. On the night in which he gave himself for us, he took the bread, gave thanks to you, broke the bread, gave it to his disciples and said, "Take it, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me."
when the supper was over, he took the cup, gave thanks to you, gave it to his disciples and said, drink from this, all of you. This is my blood of the new covenant, poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this as often as you drink it in remembrance of me. This bread reminds us that any life, no matter how broken or sick or distorted it may become, can be made whole again. The cup reminds us that any life, no matter how empty or lonely or isolated it may become, can be filled again. These are the gifts of God for the family of God. I invite you all to prayerfully partake in the celebration of the love feast. Atin pong tanggapin na ang mga elemento. Thank you.
the mighty to save, rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Ligin po natin si Pastor Cleto sa panalangin pastoral. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Diyos na maalam sa lahat ng bagay. Diyos na nasa lahat ng dako, sa amang sulok, sa sandaigdigan. Diyos na di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig. Diyos na mapagpatawad. Diyos na pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya na tinatamasa ng bawat mananampalataya at bawat nilikha niya. Panginoon, pagpatawad kang Diyos, patuloy mong pakalinisin ang isipan, puso at buong pagkatao ng bawat isang mga anak mo, babae't mga lalaki, bata't matanda. Pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa sa amin. O aming Diyos at aming Ama, magpapasalamat kami ng lubusan sa iyo sapagkat ang biyaya mo sa amin sa araw-araw ay di nabibila, di nauubos. Gaya ngayong umaga, Panginoon, di kaming tumanggap ng mga mensahe ng buhay sa pamagitan ng magagandang awitin, mga panalangin, at ng mabiyayang sermon.
Ibigin mo, O Diyos, na ang lahat ang mga mensaheng ito na aming muling tinanggap ngayong umaga bilang pasasalamat namin ay tulungan mo kami na aming maisabuhay ito sa araw-araw ng aming buhay. May paglingkod namin, dakilang Diyos, ang totoo. Hindi lamang mananatili ang mga mensaheng ito sa aming isipan, kundi ito ay amin pong maisagawa para ang iyong ebanghelyo at ang iyong kapangyarihan ng iyong pangalan ay amin laging may taas sa kataas-taasan. O aming Diyos at aming Ama, dinadalangin po namin ang lahat ng iyong mga anak na sa ngayon ay nagdiriwang ng kanilang birthdays. Ganon din ang nagdiriwang ng kanilang mga anniversary ng kasal o anumang anniversaries. Ikaw o Diyos, ang siyang sumakanila sa kanilang pagsasaya at pagpapasalamat at madama nila ang iyong presensya at kapangyarihan. Dagdagan mo pa, Panginoon, ng maraming taon ng buko ng kanilang mga buhay upang ito ay kanila maialay at maipaglingkod sa iyo sa mga iba't ibang kaparaanan. Nadalangin namin, dakilang Diyos, at itataas namin sa trono ng iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan, ang lahat ng may mga karamdaman. Di po pa maaari, Panginoon, na idampi mo ang iyong pagkapalang kamay mula sa kanilang ulunan hanggang sa kanilang talampakan upang anumang sakit ang nagpapahirap sa kanilang katawang physical o spiritual ay daglian silang gumaling at bumangon at ikaw ay kanilang purihin at paglingkuran. Dinadalangin namin, O Diyos, ang aming mga kapatid at mga kaibigan na namatayan, ang pamilya, Panginoon, na Nana Panchan Apolinario, isa sa mga senior citizen member ng Barangay Magsaysay Sur. Panginoon, salamat sa buhay at pagpanaw ng mahal na ina ng pamilya Apolinario. Nabagamat sila ngayon at kasama kami na nagdadalamhati, ay alam ko namin, O Panginoon, na siya ay nasa iyo ng sinapupunan sa lupa na kung saan ay naroon ang lahat ng mga nangabubuhay na sa iyong mga sinapupunan. O aming Diyos at aming Ama, ganun din ang aming mga kapatid na nainulila ng aming kaibigan na si kapatid na Fernando sa Palayan. Aliwin mo din po sila. O aming Diyos at aming Ama, sa kasalukuyan ay napakaraming may karamdaman dahilan sa COVID. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makapagpapahinto nito sapagkat ikaw nga ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaligtasan,
Diyos ang kanyang pag-ibig ay di lumilipas. Nadalangin namin dakilang Diyos ang lahat ng mga health frontliners, mga doktor, mga nurses, ng kanilang mga staff, lahat, Panginoon, ng mga clinic at mga hospitals. Sa buong bansa o sa buong sandaigdigan, sila o Diyos na pinagkalooban mo ng karunungan at kaalaman sa pagpapagaling. Panginoon, gamitin mo po sila at balutin mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo upang huwag silang mahawa sa mga taong kanilang inaalagaan, sa mga taong may sakit ng COVID. O aming Diyos at aming Ama, ang bawat mga manggagawa mong mga malalaki at mga babae sa buong Iglesia, hindi lamang sa Wesleyan Third Millennium United Methodist Church, kundi sa lahat, Panginoon, ng mga Iglesia sa buong sandaigdigan, mga manggagawang mga babae at mga lalaki at mga miyembro, Panginoon, bata't matanda, iyo silang patuloy na pagpalain, ingatan, Panginoon, proteksyonan, habang ang bawat isa sa kanila at sa aming lahat ay patuloy na nangaglilingkuran, nagpapanalanginan, nagtutulungan, nagpapaalalahanan. Nadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga institusyon ng iyong Iglesia. At ito, Panginoon, sa aming konferensya annual ay nasasakupan nito ang Wesleyan University Philippines, ang Wesleyan General Hospital at lahat, O Diyos, ng mga paggamutan, mga eskwelahan, mga dalubhasaan at mga colleges. Pasangkapanin mo ito, Panginoon, upang ma-build up ang bawat mga mag-aaral at lahat ng sa kanila ay gumagawa at kaya nagbibigay ng panahon. O aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po sa di nagbabayang nagmamaling na pag-ibig mo. Ang biyaya mong di nauubos at di nabibilang sa daliri ng bawat kamay. Tunay na napakasagana, Panginoon, ng iyong biyaya, ang pag-ibig mong di nagmamaling. Ang biyaya mong umihipo sa may mga karamdaman. Ang biyaya mong nagbibigay ng kaligtasan at proteksyon sa mga manlalakbay at maging sila na nasa tahanan. Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, napakatamis ang iyong pag-ibig po, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng lulahati, tagumpay na natamo namin, Panginoon, sa mga nakaraang mga araw. Sa iyo lahat ito bilang bahagi ng aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Praise
sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo matukso at magkasala sa makapangyarihang Diyos Ama na ating tagapagligtas. Sa kanya ang kagalakan, kapangyarihan at lahat ng pagpupuri sa kanyang pangalan sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo at pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu Santo, sumakanya ang mga kaharian, kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.